guys! Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel! Relate ba kayo sa akin ginagawa? Maglalabat tayo sa kamay! Kasi daw, masisira daw yung kulay sa washing machine. So, mayroon tayong ikukusot. Kusot-kusot. Ayan, ito ay jeans. Pero jeans naman na malambot. Hindi siya yung matigas. So, gusot-gusotin natin. Kasama yan guys sa ano, kasama yan sa dolar na sinasahod natin. So, kailangan nating sundin kung ano yung pinapagawa ni amo. Ayan. Hindi naman dito guys marurong eh. Kaya okay lang din. Ayaw ipawashing machine. Kaya ayan. Importante lang naman yung bulsa. Dito sa may at saka sa laylayan, saka dito sa may bewang. Ayan ganyan lang maglaba dito guys, hindi na brush. Ayan, meron pa. Dalawang jeans. Isang short pants. Gusot. Ang lahat ng ito guys ay pinagdaanan ko na. Nasa Pilipinas ako dahil sa hirap ng buhay, nasubukan ko rin makipaglabada para may pambili ako ng gamit sa bahay, sa kusina. Alam nyo na sa Pilipinas mahirap ang buhay. Wala kang trabaho, maghanap ka kung ano yung pagkakakitaan mo. At siyempre, maliban sa makikipaglabada ka, lalaba ka rin sa sarili mo. Dahil wala naman tayong washing machine noon. Alam nyo ba guys ang pag-aaboron? Mas masahol pa yan ang ano, lalo na yung mga kasambahay. Mas masahol pa ang trabaho nila sa mga mas masahol, ano bang ibig kong sabihin? Kumbaga, marami silang trabaho, nararanasan nila lahat yan. Kung nakikita nyo itong ginagawa ko ngayon sa talagang kasambahay, mas mahirap pa yung ginagawa nila. Kasi pag sinabing kasambahay ka talaga,
At doon ka na. Doon ka na sa kanila. Siyempre, trabaho mo lahat yan all around niya. Kung sa akin nga na 4 na oras lang sa isang araw ay talagang all around, mas lalo pa kaya yung STN. Kaya huwag yung isipin na ang abroad ay madali lang. Ang laki na subukan na ninyong maging kasambahay sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas. Yung trabaho dyan sa Pilipinas eh, nakasamba ka ng amo na do this do that ika nga. Siyempre, para kang iikot na ano, ibang tawag dyan, yung laruan na pinapaikot ng mga bata. 10 puso. Hindi ko alam sa Tagalog, ano ba yung 10 puso? Swerte-swertihan lang sa amo, maski dito sa abroad. Palagay mo na na ang amo mo ay mabait, pero minsan, gusto pa rin niyang iparamdam na siya ay amo. Ginagawa mo na lahat yung makakaya mo, pero minsan para sa kanila, wala pa rin. Paparamdam pa rin na amo. So, ganyan talaga. Kaya pag sa mga gustong mag-abroad, lalo na yung mga talagang kasambahay, pag nag-abroad kayo, kailangan ready kayo. Kung hindi kayo marunong magtrabaho sa bahay, huwag na kayong mag-apply sa mga kasambahay, sa mga pamilya. Kasi mahihirapan lang talaga kayo. Dito naman sa Israel, maski may pinag-aralan ka dito, so ang in-applyan mo talaga ay caregiver, talagang caregiver ka. Dito hindi pwedeng maski nurse ka dyan sa Pilipinas, kung nag-apply ka dito, caregiver pa rin ang bagsak mo. Maliban na lang, kung may asawa ka na o fiancé ka na magpapapil sa'yo, pwede mong i-apply yung ano, yung natapos mo. Kung wala ka namang natapos, hindi. Ito ang regular na trabaho dito. Naman sa mga may papel, mga linis bahay. O yung iba na wala nang mga papel, siyempre pumapasok na rin silang kasambahay dahil nga wala na rin silang choice, hindi na sila mabibisahan.
lang naman ang nilabhan natin, guys. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dalawang pantalon. Dalawang t-shirt. Medyas na isang pares. Yun lang. So, ayan guys, ang buhay. Buhay ko dito sa Israel. So, tatapos na tayong maglaba ng ilang piraso. Thank you for watching. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe. God bless!